tatanggalin natin kundim. So ito yung tinatawag na kundim. Tanggalin natin yan. Gamit itong saker. So pinagawa talaga natin itong saker. Yan. Pagkatapos natin sa isang puno, tapos na yung isang puno, ang ginagawa ko, sinasaw-saw ko rito. Na ma-expose siya sa araw. Yung mga kagrid, dilip. Dilip talaga importante. Maagad talaga natin itong mga ganito. Sikatuka. So, paglipat, disinfect. So, ganun lang. Oh. Ganun lang kasimple ang pag-aalaga na ginagawa namin. So yun mga kagre, magandang umaga mga kagre. So sa tindi ng init mga kagre, may dumalaw na kunting ulan. So ngayon, ang pinakamagandang activity. So ang napapansin natin mga kagre, sikatuka. At saka pagkapal ng followers. So yan, ititreat natin sa isang activity. So halika mga kagre, lapit mo rito. Kagaya nito mga kagre, itong subwal. Daming subwal na tumubo. Hindi natin ginalaw nung nakaraang week kasi nga yung ulan. So walang ulan nung mga nakaraang week, sobrang init ito sa Mindanao. So ngayon nagkaroon tayo ng kunting ulan na basa-basa. So activity ngayon mga kaagre, tatanggalin natin lahat ng followers na yan. Kasi nga malapit na siyang magbulat-lat. So ibig sabihin matakaw na siya sa nutrients. So kaya nga mga kaagre, ang ginagawa natin sa mga ganitong sitwasyon, kasi nga high density tayo, so activity natin ngayon ay tatanggalin talaga natin. So maraming nagsasabi na sayang tatanggalin. So may purpose tayo dyan mga kagre. Ang nanay muna yung intindihin natin. Bigyan natin siya ng sarili niya talaga na pagkain, lahat na maibigay natin. Huwag tayong manghinayang sa ganyan kasi kakasisira yan. So kakasisira or hihina ang resistensya ng nanay. Kasi nga dito nagkalat yung mga kumakain. So gagawin natin mga kagre. Halika, tayo mo. Disinfect palagi talaga yan. So Clorox, Windrox yung ginagamit natin. Tatanggalin natin kundim. So ito yung tinatawag na kundim. So gamit ang sakir. Kasi nga pag dumalaw na yung ulan na malakas-lakas ay magbibigay tayo ng abono. So marami ding nagsasabi mga kagre na pwede ba natin itong itanim. So hindi muna natin siya itatanim kasi nga ang ginawa lang natin is kundim. Ito. So hindi kasama yung laman. Kasi nga pag sinama natin yung laman, maipiktuhan yung nanay. So gagawin natin, tanggalin natin yan. Gamit itong saker. So pinagawa talaga natin itong saker. Ikot mo rito. Yan. Yan. Pagkatapos natin sa isang puno, tapos na yung isang puno, ang ginagawa ko, sinasaw-saw ko rito. So, importante yan. Kadalipat mo sa ibang puno, saw-saw mo talaga rito. Kasi hindi natin alam, hindi natin na-identify na may sakit pala itong puno na to. Tapos mailipat natin doon sa kabila itong tools. So mas mainam po na dahan-dahan lang po yung trabaho. So, ang gagawin natin dito sa mga ganito, pagitna natin sa block. Ayan, pagitna natin na ma-expose siya sa araw. So gagawin natin mga kagre, kasi nga tapos na natin to, isang puno, atras mo rito, atras mo doon konti, ading, para makita. Tapos na natin to isang puno, so ito naman, susundan natin ang pagdidilip. Ayun, nagdidilip si Kuya Dodong doon. So tanggalin natin lahat yan, kasi pagdating ng tag-ulan, or may ulan, diretso na tayo bigay ng fertilizer. So ibig sabihin, makukuha niya talaga sa nanay yung nutrient. So ganyan yung mga ginagawa natin mga kagre, kasi high density po tayo. So ibig sabihin ang pag-agad talaga or pag-monitor, napaka-importante po yun. Kasi nga pagkuha natin ng follower, di natin dapat pinapatagal yan. Kasi pagka pinapatagal natin yan, lahat ng nutrients andun lang po sa ito, subwal. So huwag tayong manghinayang mga kagre, may rason tayo dyan, may malalim tayong rason dyan. So yan mga kagre, binabase ko sa aking mga karanasan. Kita mo rito. Ito, tapos na to. Ayan. Ito na yung mga nakuha natin sa sakir.
Ito, so nasa black, tingnan mo mga kagre, maganda na siya tingnan. So pag nagbigay na tayo ng abono, sa kanya talaga. Sa kanya talaga, kukuha nanay. Pagka nag-umpisa na siya nagbunga, doon na po ako nagpapapaluwer. So high density po tayo kasi ang distansya natin dito 1 meter in half by 1 meter in half. So napakalapit. Isang dipa lang yung pagitan. Kwadrado yan, isang dipa. So yan. So ngayon, magdidilip tayo mga kagre. Pagkatapos ng follower, susundan natin ng pagdidilip. At bukas, mag-i-spray tayo. So ayun, share ko lang mga kagre kung ano yung aking mga ginagawa. Kasi nga ito mga kagre, ilang ano lang to eh. Ilang buwan pa lang to, lima. Limang buwan pa lang to. So ibig sabihin, mga 7 months, inaasahan na natin siya na magbunga. Basta maganda lang yung proseso. Pagpitik-pitiks ng abono. And then, yung mga sakit nga, naagad talaga natin. Maagad talaga natin. Importante yung monitoring, disinfect talaga po. So maraming mga paraan dyan mga kagre, nagkalat. So maraming mga idea, nagkalat lang. Tayo na lang po ang pumulot kung saan yung nagugustuhan natin or saan tayo komportable. Kasi kami rito mga kagre, hindi kami eksperto. Binabase lang namin sa aming karanasan. Kung ano yung aming ginagawa, nag-observe kami, nag-experiment kami. Kung saan yung maganda para dun sa mga tanim, dun tayo. So yun, maraming salamat at tuloy lang namin mag-delete. Yun mga kagre, delete. Delete talaga importante. Maagad talaga natin itong mga ganito. Sikatuka. So tapos na tayo. Tapos na tayo dun sa pagsasaker. Susunod kaagad natin yung delete. So gaya nito, may mga tama na yung dulo. Kunin talaga natin. So importante, disinfect palagi. Kadalipat mo sa isang puno, disinfect. Kagaya niyan. Yung mga natamaan na talaga ng sikatuka ay talagang kagaya nito. Medyo mataas siya. So kunin talaga natin yung may tama para hindi siya kakalat. So yun, malinis. Antayin na lang tayo ng panahon, makapag-abono, wala na yung followers. Tinanggal natin, walang followers. So, paglipat, disinfect. So, ganun lang. Oh. Ganun lang kasimple ang pag-aalaga na ginagawa namin. Yun. Kagaya na ito mga kagre, sa taas, mayroon talaga. So, huwag na natin antayin. Tanggalan natin yung dulo. Lagay natin sa black. Huwag sa puno kasi akyat yan. Sa black natin lagay yung mga nakuha natin sikatuka. So, saw-saw, importante. Palagi. Ito yung mga followers. Yun. Ayan ito, tamaan. Ibig sabihin, cut natin. Oh. Walang followers. So ganyan lang yung aming mga ginagawa. So ayun,